Guys, so welcome again to my YouTube channel, Instructor Wolski. So, kung napapansin nyo, hindi masyado ako nakapag-upload kasi medyo busy kami. Tsaka, syempre, busy din ako kasi nag-training ako ng Muay Thai. So, later on, i-share ko sa inyo yung benefits ng Muay Thai. Ngayon, ang pag-usapan natin is yung paano natin maiiwasan yung malfunction during shooting competition. So, para sa akin, meron akong tatlong kinukonsider kung ano ba yung cost ng malfunction. One is yung equipment, then yung ammunition, at saka yung human error. So, yung tatlong na yan, yan dapat yung kinukonsider nyo. So, punta muna tayo dun sa equipment. So, ano ba yung mga equipment natin? Siyempre, una-una yung pistol. So, ano kailangan natin sa pistol? So, dapat yung pistol natin is maintain natin. Kailangan laging malinis. After ng putok, dapat lilinisan. Kung ngayon, kung hindi kayo nakakapaglinis, kaagad, kasi kakalawang ito, lagyan nyo lakad ng oil. Then, ibalot nyo. Para yung mga pawis, kamay. So, hindi siya mag transfer dito sa baril. So, dapat, hindi lang yung labas yung malinis, dapat yung loob din malinis. At the same time, lalong-lalong na yung baril niya. Huwag natin kalimutan na i-swab, i-pore swab yung barrel. At the same time, kung meron kayong bore cleaner, so mas maganda kung sprayan ka ng pang bore cleaner. Then, swab nyo lang siya ng swab bago nyo tabi. Ano pa? So, maliban dun sa paglinis ng barrel, kailangan din natin i-consider yung magazine. Kasi time to time, pag nasa shooting competition ka, yung magazine laging nadadrop. So, pag laging nadadrop yung magazine, may time na pumapasok yung kanyang may pinapasokan ng dumi yung magazine. So once na may dumi yung magazine, bumabagal na yung pag-angat ng spring kasi gawa ng marami kang dumi. So dapat linisin din to. Pag once na nilinis to, kasama dapat yung magazine. So reminder dun sa magazine, kung kayo ay mag-stock ng bala sa magazine, huwag niyong ipupull siya. So, dapat meron siyang space para yung kanyang magazine ay yung kanyang spring is hindi siya mag-compress ng matagal. Kasi once na nakakompress siya ng matagal, so hihina yung kanyang spring. So, hindi niya maitutulak yung bala papunta dun sa chamber. So, ano pa yung ating consider? Yung ating rig. Sa rig natin, dapat i-check din natin yung mga pouches kung baka umiikot na siya. So, kailangan higpitan yung kanyang pinaka-holster. So, baka mayroong maluwag. At the same time, dapat naka-fix doon masyado doon sa inyong waist para hindi siya mag-galaw-galaw during tumatakbo. So, yun lang yung sa equipment natin. Ang susunod is yung ammunition. So, dito sa ammunition, kung kayo nagpapareload lang sa mga gun store, so, dapat be sure nyo na lahat to is na B-gauge. So, kung wala kayong ganito, yung bullet gauge, so, dapat makapag-provide kayo ng bullet gauge.
dito susukatin niyo yung mga na-reload niyo na ammunition. For example, ito pinareload ko sa isang gun store. So, i-check niyo tong ammunition isa-isa. Check niyo kung ganito yung kanyang pagkaka-gauge niyo. So, ibig sabihin, papasok to sa chamber ng inyong pistol. Lahat to, kung ilan yung gagamitin nyo, kung 200. So, lahat yan, i-gauge nyo isa-isa. So, kagaya nito, hindi siya nag-fix o hindi siya pumasok lahat dun sa bullet gauge nyo. So, ito, magiging cause na to ng malfunction kasi masikip na siya dun sa chamber. Yung diameter ng bullet gauge natin, same lang ng diameter doon sa inner ng ating barrel. Kaya kailangan mo siyang i-gauge. Ngayon, kung wala kayong gauge na ganito, so magbubullet drop kayo. Ang gagawin nyo, tatanggalin nyo yung barrel din sa barrel niya. Yeah. So itong gagamitin nyo yung barrel. So once na hindi siya pumapasok dito sa barrel, so huwag nyo nang isama dun sa bala nyo. So mararamdaman nyo naman yan pag masikip. Gaya nito, masyadong mataas yung kanyang pagkapasok. Yan. Pero mas maganda kung makabili kayo ng bullet gauge para hindi na kayo magbaklas kabit ng barrel. So kapag nag-gauge na lahat ng ammunition na gagamitin nyo, wag nyo na yun siyang isama dun sa mga previous na mga na-reload na bala. Para hindi siya magka-halo-halo. Kasi mamaya, malito kayo. Yung palang naisama nyo is hindi pala siya bullet drop. Ay, hindi siya na-gauge. So, magkukos din siya ng malfunction. So, mahirap pag nag-malfunction kasi malalumal ka na. Once na pumuputo ka, tapos puro malfunction. Thank you sa inyo yung equipment, ammunition. So, yung pangatlo is yung sa human error. So, bakit ba nagkakaroon ng human error? Ngayon, merong tatlong sanhi ng human error. Una is yung kulang sa tulog. Pangalawa is yung lasing. Tsaka, pangatlo is yung stress. So, kapag kulang ka sa tulog at ikaw ay umuputok, so, hindi ka masasatisfied dun sa result ng inyong shooting na practice. Kasi kapag kulang ka sa tulog, so, ang tao kasi pag kulang sa tulog, medyo parang nakahangyan. So, hindi na siya naging aware dun sa kanyang ginagawa. Pangalawa is yung lasing. Lasing siya kagabi, then meron siyang putok kinabukasan. So, once na lasing yung tao, so may threat na tao tayo ng hangover, so, pag puputok sila, yung ating puso kasi masyadong malakas yung pump niya kapag kulang sa tulog, tapos at the same time, lasing pa. So, kapag kulang ka sa tulog at lasing ka pa kagabi, so, once na mag-aim ka, hindi mo siya masyadong ma-focus kasi gumagalaw yung barrel gawa ng lumalakas yung ating pintig ng puso. Kasi kulang ka sa tulog, tapos lasing ka pa. So, yan yung nagiging cause ng lasing, kulang sa tulog. So, ano pa yung isa? Ito yung pinakamalupit. Yung stress. So, kapag stress ka sa opisina, sa bahay, o kung saan-saan pa, hindi ka ngayon makakapag-focus dun sa ginagawa mo. Na yun dapat yung kailangan mo during shooting competition or during shooting practice.
kailangan nakafocus ka dun sa ginagawa mo para lahat ng gagawin mo, lahat ng iniisip mo is magawa mo siya ng maayos. Sabi nila yung pagputok daw is stress reliever. So tama naman yun, stress reliever yung shooting activities. Pero during competition, so dapat hindi ka ma-stress. Dapat hindi ka ma-stress kay misis o kaya sa trabaho mo. So, kailangan mo lang talaga ng focus. Focus dun sa game plan, dun sa mga gagawin mo. Para lahat ng ginagawa mo is smooth. Walang sagabal, wala kang iniisip na iba. Kundi kung paano mo magawa yung game plan mo. Kasi kung yung iba, pag wala ka sa attention, laging puro cellphone yung hawak, so hindi ka na nakakapag-focus dun sa shooting activities mo o dun sa shooting competition. So actually marami pa yung cause ng malfunction. Yan lang yung by experience ko at saka dun sa nalalaman ko na pwede kong i-share sa inyo. Kasi dahil sa tagal na rin ng pagtuturo ko, marami na akong cause na nakita during my may training or shooting practice sa mga iba-ibang tao. Kasi marami din akong tinuturuan na mga kasamahan ko at the same time sa labas. So yung iba, halos ganun naman yung nagiging problema nila. So, napaka-importante na magkaroon ka ng focus during shooting practice or during shooting competition. So kapag nagawa nyo yung mga sinabi ko pag sa pag-check ng mga equipment, ammunition, lalong-lalong na yung physical condition ng tao, so may iwasan natin yung malfunction. So nasa sa inyo na yon kung talagang sasadyain nyo na magkaroon ng malfunction. So ang tao naman wala namang gusto na magkaroon ng malfunction. So babalik muna tayo dito sa pag-gates. So, ang ating shell, dapat 3 times lang siyang magamit sa pag-reload. Kasi kapag lumagpas ka na ng 3 times na pagpa-reload ng cartridge case o yung shell mo, magkakaroon na siya ng pinakang logo dito so para magkakaroon siya ng multi-phase. Kung mapapansin nyo, ganito na yung mangyayari. So, kapag hindi kayo nag-bullet gates, at basta na lang kayo pumunta ng shooting competition na hindi nyo na-check yung ammunition, 100% ako magkakaroon ka ng malfunction dahil sa ammunition. Uulitin ko ha, kailangan nyo i-check yung ammunition na gagamitin nyo, yung bahala na gagamitin nyo. Lagi nyo ang ibang bullet gauge. Actually, ang bullet gauge, marami naman to sa mga gun store, makakabili kayo sa gun store nito. Hindi ko lang alam kung may iba pang term sa bullet gauge. So, tanong na lang kayo doon sa mga gun store once na makapunta kayo sa Macan Square or saan pang gun store. So, ayan guys, I hope na meron kayong natutunan dito sa vlog na to. Lalo na yung mga beginner. So, napakahalaga nito. Talagang para sa inyong lahat to, itong mga ginagawa ko ng vlog na to. At the same time, I hope na makatulong ito during shooting competition. I hope na meron kayong natutunan dito sa aking vlog. At kung meron lang kayong natutunan, huwag niyong kalimutan mag-like and share. Siyempre, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel ko, please subscribe my YouTube channel, Rapper Monsky. And thank you for watching.